Motoristas, di ako makapaniwala. Tingnan niyo yan. Grabe. Parang polvoron. What the heck? Ano to? Masyado matarik to ha. Ano yung kasama ko? Good morning! Dito tayo sa Peacekeepers again. So it's day 34. Grabe ang bilis ng sakit sa mata. Hindi tayo nakapag-upload kahapon actually ng photos kasi mahina ang signal dito and yung internet, yung wifi ginagawa pa. Anyway, magra-ride tayo ngayon. Motoristas, finally, kahapon kasi isa lang yung motor na nakasama natin. Ngayon, puro motor kami. So today, this is the first ever exploration na gagawin natin dito sa province of Sulu. So exploration time tayo ngayon. Okay, let's go! Ito mga kasama natin ngayon, again, si Sir Murad. Hello? Ayan, si Sir Sunny. Hello? Kamusta? Ayan. Mga rides natin, ayun, nandun. Hello, boss? Si Kuya Guard. Ayan. Okay, pasok tayo sa loob. Ito, si Sir Asti. Ayan, boss. Ayan, no? Diba? Excited ka ba mag-ride ngayon? Ayun. May sticker sila. At si boss. Boss, anong pangalan mo? Marvin. Ayan. Ayan. Itong dito sa Peacekeeper talaga. Ayan. Okay, ride na tayo. Ride. Let's go. Ay. May iba palang guests dito. Ito yung naka-spot sa ating kanina dito tayo, against the light. Ito naka-spot sa ating kanina. Brother, pangalan mo? Tambo. Taga sa anong ka? Taga-QC. Kala ko naman, taga-rito ka man. Taga-QC pala, kaya pala, ano, pamilya sa atin. Anong plano nyo dito? Touring lang din talaga? Wala lang, ano lang talaga, bakasyon talaga. Sarap naman! So, ano mga plano nyo ano dito? Puntahan talaga? Mga beaches? Mama lang siya, sabi niya, ano, gusto mong bakasyon? O sige, games, kahit saan. Ganun lang. Okay. Hello po, sino po bang mga kasama? Sige po. Okay, yun tayo. Alright, motorista, sito na tayo. Good to go. Siyempre, lagi naka-gear. Kahit hindi ganun kalayo ang pupuntahan. So, nakakatawa, marami tayong na-meet. Nandun sa loob ng hotel mismo. We're good to go. Thank you. So again, motoristas, nandito tayo ngayon sa Peacekeepers. Ito yung accommodation na nasa loob mismo ng kampo ng polis. So lahat naman ng mga gagawin namin is coordinated, no? Tapos napareserve na tayo kahapon ni Sir Jules ng Provincial Tourism para sa ating ticket. Yun kasi yung crucial dun, no? Magpa-preserve na agad kayong ticket. Lalo na yung at least yung mga mas gustong mas komportable syempre ang biyahe nyo. Dahil una-una, 9 to 10 hours din yung biyahe, no? So maganda doon tayo sa aircon room para makatulog na maayos. Lalo na kung may biyahe pa the next day. Alright, so kain muna tayo ngayon. Breakfast. And then saka tayo start ng tour. Ito yung bahay daw ni ano ni Gov ginagawa. Sobrang hilig sa basketball, no? Anyway, let's go and start the day. Alright, let's do this. Ito yung mga kasama natin. Oop. Sunod muna tayo? O hintay? Okay. A few inches later. Hi kayo sa vlog. Hello, shout out. Hello po. Ayan, so kwentuhan kami yung motoristas about sa bike. Ayun na pala. Sir, salamat po. Wala nakakita na kami ng walang kompetensya. Thank you. So ito na, nagpalit pala siya ng sapatos. And let's go. Grabe motoristas yung gasolina dito, 94 pesos. May gali. Let's let them lead. Again, nakapag-ikot na tayo dito sa Holo area, sa municipality. Ngayon, explore naman tayo more of Sulu. Doon tayo sa may Parang area. Punta rin tayo siyempre sa mga bundok, no? Mga Budato, Budagat. May nag-warn lang sa atin sa Budagat, madulas daw. O, tingnan natin kung kakayanin. Ah, so dito ang daan. So first time ko lalampas dito. Dito kasi tayo naka-check-in, motoristas. Motoristas, no, sa mga nag-wonder kung bakit merong covers yung mga kapatid nating babaeng Muslim, no? Siyempre nag-interview tayo para accurate
yung information natin, nag-interview tayo ng mga, syempre, fellow Muslims. Ayan na, Good Agad Resort. So sa Google Maps, motoristas, ayan siya, oh. Tuturo ka niya doon, pero dadaan ka na agad. Before pa doon sa point na, sa dulo ng point, kakanan ka na. Anyway, so they consider kasi women as talagang inaalagaan, no? They want to protect them, they want to take care of them. Kaya lalong-lalo na rin yung privacy. Kaya yung mga babae, pinagsusuot nila ng covers. Kasi parang they want as little as possible na part ng tao, ng babae, na exposed. So ganun yun. Uy, patay. Ah, dun sa taas siguro. Anyway, yun. They want as small body part exposed as possible. Kung pwede nga daw mata lang ang kita, no? Yun, that's the reason. And para din, syempre, for marriage. So, mangyayari, parang reveal na lang talaga, di ba? So, yung courtship, di ko na tinanong. For additional insights, feel free, no? Mga kapatid natin Muslim, feel free to share yung knowledge nyo, yung information sa comments below. So, obviously, paakit na tayo ng paakyat. If I'm not mistaken, Bud kasi is parang Mount. So, Bud Datu, Mount Datu. Bud Agad, Mount Agad. Eventually. Tumigil na naman sa GoPro, kaya tumigil din tayo. Nasaan na kaya mga kasama natin? Dire-diretso lang po ba? Hindi ko sila makita. Mukha naman dire-diretso lang. Pero ito, may mga tinatayo na rin dito ng ano, bagong accommodation. Ito na yata yun. Ito na pala yun. Iikot lang pala tayo. Wow! Ganda. Teka, parang sumobra na tayo. Nasaan na sila? Ang ganda ng motoristas. Nasaan na sila? Ganda ng view. Holy. Ay, teka. Ano to? Masyado matarik to, ah. Hindi mo ang kasama ko. Hello po. Sir, may dumaan po dito mga nakamotor? Hala. Okay. Ikot lang ako. Punta ako ano? Budagad. Budagad dito, di ba? Thank you. So we lost them. Hindi ko lang napansin siguro. Ito yung matarik. Baka ito yung sinasabi ni Kuya. Ewan ko, ha. Lumampas nga ako. Iniwanan nyo kasi ako. Asan ba sila? Hindi ko nakita kanina. Ah, doon. Ayun pala. Nandun na sa taas. Ito napansin kanina. Oh, anyway. Ayun. Uy, tulas. Ah, nilalagyan nila ng mga grass dito. Pinagawa nyo na para maging green na lang lahat. Yun. Whoa, ang ganda. Ito na ngayon, kita ko. Alright, Bud Agad. Ito, itong motor natin. Tapos nakita nyo naman yung view kanina. Ito, pakita ko ulit sa inyo. There you go. Tatakpan lang ng konti, pero ayan, ang ganda. Tapos ayan siya. Mount View Deck. AMT View Deck. Hanuling. Gob, pangalan ni Gob. Pangalan ni Gob? Initial ni Gob. Ang AMT. Sakur M. Tan. Okay. Sige sir, may sinasabi ka kanina. Oh. Ping Budakad. Ang, Budakad. Yung Budabad. Budakad is Budakad. Parang sister, ano siya? Budakad sister pala. Mountain nitong kabila. Yan sa tabi. Budato. Ah, ito pala yung tama. Budato. Military reservation yan. Ah. Ito, parang private ito. Mga Hayudini. Hayudini is son-in-law ng amang ano, surname siya. Sa Hayudini, ayun na yun. Yadiging yung barangay captain dito sa Anuling. I see. Actually, this is Patikol already. Patikol na to. Patikol na to. So, yung Budato, military reserve nga siya. Pero pwede rin puntahan? Or, pwede rin. Kaya lang, we have to make some arrangements. Reservation. Okay. Kailan natin pagbaling natin mamaya. If we can be, kung pwedeng magpaalam. Just drop some names. Pwede na tayong umakyat. Pero yun nga, ideally, sabihan nyo agad sila. Sa bagay. Sige, sir. Ito yung view deck nito. Ito yung view deck. So, initially, ito yung mga ginagawang development dito. In a few months time, magiging resort na. Oo. Ito yung binanggit mo, sir, di ba? Yung ginagawa. Ito yung binanggit mo. Ito. Si Sir ST. Nandun pala kami sa Roro, tinuturo na niya yung mga view deck. Ibig sabihin ng Bud is Mount. Mount, di ba? Tama. Kaya para Bud, kaya puro Bud eh. May anong pangalan na, sir? Tumantangis. Tumantangis. Yun yung highest na, yung mataas na, nakita natin, sir. Matulis. Sige, baba tayo, motoristas. Papakita ko sa inyo view para ma-appreciate nyo naman. Lapit tayo. Ito. Ah, hindi natatakpan. Pero ito, ayun. Hindi ko alam kung kita nyo. Ito yata to. Isang part na yan. Hindi lang siya kita ng buo. Pero yun. Okay, enjoy nyo muna itong view.
Ganda, no? What a view. Diyan yung may resort, Panglima. Ito yung ano pangalan, sir? Panglima Tahil Island. Panglima Tahil Island daw ito, motorists ito. May resort dito. May resort. Lapit lang, no, konting tumbling na lang doon. Yung sinasabi ko na pwedeng zipline, no? Cable car. Cable car pala. Pwede. Cable car daw 'yun, motorists, kung pwede daw, kung kakayanin, no. Pwede mag-cable car, tapos kita mo na yung view na 'yan. Ganda. At motoristas, utapos na tayo. Goodbye, beautiful view. Baba lang tayo saglit, magsisir ako, naiinaw. And then, proceed na tayo sa mga beaches. Woo! Marang to, sir? Yes, Marang. Marang, tapos Mangustin. Santol. Ay, mali. Santol. Ang Mangustin ay, ito, motoristas. Yan, sinasabi kasi ni Boss Aste na sobrang daming mga fruit trees. Durian, mangga, iba't ibang klase ng mangga dito. Hindi yun nga, lansones, yung mangosteen. Tinuturo niya pag may chance. Okay, baba na tayo. Okay, motoristas, I'm sure a lot of you, lalong-lalo na yung mga ma-experience na dito or lalong-lalo na yung mga locals dito, would feel na kulang yung tour natin, no, dito sa Sulu. Well, I actually agree. In fact, ang objective naman natin dito is to touch base talaga dito sa Sulu and to tour, siguro yun nga, a few of the tourist destinations para meron pa tayong babalikan, no? Kasi if you think about it, sa bawat lugar naman talga, hindi lang particularly sa Jolo or sa Sulu, kulang talaga ang one day dyan. So sa isang lugar para mabisita mo ang karamihan ng mga destinations, dapat 1 week ka dyan. 1 week siguro minimum. Ang goal naman natin, no, is not to finish off everything, every single destination. Pupunta lang tayo dito para meron lang kumbaga sneak peek of what a province has to offer. Siyempre, try din natin delicacies, yung mga ibang mga top destinations dito. Napuntahan naman natin, siyempre. Yun naman ang goal, eh. Puntahan natin yung top destinations. Para we still have reasons, more reasons to revisit. Ganun yung motoristas. So, huwag kayong malungkot. Okay? So, don't worry. Mag-tutor pa tayo. Kaya nga tayo nandito. Mas gusto niyo ba na tour na natin lahat tapos di na tayo babalik? Siyempre, hindi. Yun nga ang kagandahan, motoristas, ng content natin. It's practically never ending. So, we always have reasons to come back. Dahil pag na-tour mo na yan, karamihan, sigurado may mga susulpot na naman na bago. Okay? Let's enjoy our time here and make the most out of it. Let's go! What the heck? Left turn. So, motoristas, since hindi ako familiar dito sa mga daan dito, nandito tayo sa gitna. Ayan, no? Ah, okay. Yung loob, yung minor road na yan, patawid, papuntang Mambung. So, Mambung pala muna tayo. Mambung Beach. Dun saka tayo sa side na to, pa ganun. So, clockwise. Motoristas, oh. Ang dami ng siklista dito. Ayun! I love Maimbong. Ito, motorista. Gusto na. Nice meeting you, bro. Pangalan mo? AJ. AJ, yan si AJ. AJ Adjad. Ayan, shoutout. Hello po. Ayan. Ingat, bro. Thank you. So, naka-follow daw siya. Alam niyang nasa Basilan tayo last time. Right, let's go. Salamat, AJ. Beach area na to, ah. Ah, ano pala? Dagat. Uy, ano to? Okay, tuloy tayo. Baka doon na ang beach. Ah, ito na nga siguro. Baka port. Ay, mayroon parang floating, ano dun, ah? Floating resort. Mga speedboats, motoristas, oh. Fishport. Ayun na nga. Ah, yun yung anong island kaya yun? Siyempre, photo ops.
Apple Island. Tapos kabila noon yung Luos. Luos. Ang ano lang yan, ang difference niya nasa walang ano, nasa 100 110 meters lang. Ganun kalapit sila. Kalapit sila yan. Yung magkatabing island. Yung palagay ng bridge. Ah, oo nga, pwede yan, pwede. Nakita na namin yan, bikers. Nag-hike kami mula dito sa ano, sa foot. Oo. Dito sa summit pati doon sa crater. Anong bundok to? Puntalipaw yan. Puntalipaw. Ah, Puntalipaw. Ah, ito yung ah, okay, Puntalipaw nga. Grabe ang taas niyan ah. Grabe yung elevation. Ang daming mga ano, mga fishermen lahat 'yan mga 'yan, no? Fisher Fox yan. Fisher Fox. Relocate kasi dati wala 'to eh. Ah. Boat lang ito. So, maraming mga bahay diyan. Relocate ni Gov. Ah, nag-relocate si Gov. Mayor dito. Para accessible nga naman. Oh. Very nice. Etong island na 'to, ano 'yan? Kimabal, Kimabal Island. Kimabal? Ah, ito. Talok yata yan, talok. Tapos sa likod yung Pakiya and Kabingan. Ayan, motoristas, nakita na natin dito. Ano sir, itong island na to, tatlong municipality? Tatlo yan, tatlo. Itong nandito. Iwa-iwalay yan. Tapos sir, sabi mo yung ano, natural gas? Banda doon. Banda doon. Merong ano, extraction ng natural gas doon. Hmm. Inopay ito ni Mayor Adal. Yung mga barko malaki dyan galing China. Ah. Dyan doon sa likod. Okay, sa likod. Goodbye, port. So dito daw sa port na to yung dating ano, smuggling ng mga sigarilyo. Imported. Ang kulit na ikuwento pa sa atin. Tapos dun daw, sa Talipaw ba yun, sa mount na yan, may sikat din daw yan. Nagkaroon ng unang panahon pa, mga American, ano, American time, may massacre daw dyan. Okay, sige. Uy, ayos to ah, nice house. Modern na modern, no? Ah, ganon? Talaga? Ito daw, ang architect daw nito, ayun, si architect. Ah, okay, bahay ni congressman daw to. Kaya pala, modern na modern. Si architect Murad ang gumawa. Ah, so dito pala yun. Paliko na tayo, ito na yung main road na turista. So parang V siya. Magagaling nyo doon, gano'n kayo, sharp left. Buti na daw, may kasama tayong police. Sir ST. Police yan. Si architect nga. Kaya naman yan sa munisipyo. And si Boss Hoodlum Terminator. Si Boss Sunny. Anyway. So mga daan dito motorises, mas bagay. Dual sport or adventure bike. So we are 14 kilometers from the beach. Left turn tayo after 400 meters. So left turn. Actually, ano lang, follow the main road lang. Ayun. Lapit-lapit na. Municipality of Indanan. Okay. Ay, hindi pwedeng ipasok yung motor. Do this. Lapit na tayo. Yeah, pag dire-retso mo motoristas, dagat na ulit yan. Dito tayo syempre. Kompleto tayo sa tour, motoristas, oh. So pagkana natin 3.3 kilometers. Wow! Tingnan yung kulay, motoristas, oh! Holy! Kaya pala dinadayo talaga to. Tingnan yung kulay ng dagat. Wow! Ganda, oh! White sand na nga! Papapicture tayo dyan mamaya, don't worry, motoristas. Tingnan yung island na yun, oh! Lapit lang! Ganda! Tapos yung tubig, parang konting-konti na lang. Parang mas mataas pa nga yung tubig eh. Kesa dito sa lupa at sa area na mas mababa na to ah. Ang ganda nga, grabe to ah. What? Ganda tayo. Sa left side. Laki ng potential nito. Kaya lang yun yan, taas ng tubig. Minsan nga umaabot dito sa area na to. Kanina may nakita ko, basahan na rin yung area na yun. Mangsali Beach. So today is a Saturday. So maraming tao yan for sure. Oh. Holy! Maganda nga. Ang ganda ng beaches, grabe oh. Ganda! Grabe. Kay Gob to. Mangsali. Picture tayo. Ayun, papapicture daw sila. Thank you po. Nice meeting you po. Thank you. Sige po. Salamat.
motoristas, di ako makapaniwala. Tingnan niyo yan. Grabe. Sobrang, what? Katabi lang ng motor natin. Grabe, ang ganda. Motoristas, just look at this. Ah, grabe to. Di ko akalain, no? Sobrang, ang ganda nito. Grabe yung white sand beach. Tapos tingnan niyo yung color. Tingnan niyo yung view, motoristas. Holy. Motoristas, nakita niyo na naman siguro sa GoPro, pero gusto ko pa rin ito pakita sa ibang camera. Tingnan niyo. Wow! Grabe ito. Hindi ko akalain talaga. Nakita ko photos nito, pero parang hindi itong part na to eh. Ay, motor natin, motoristas. Ayun na, katabi lang oh. Ang ganda ng combination niya kasi, number one, super fine nung motoristas. Tingnan niyo yung sand. Parang polvoron. Grabe oh. Sobrang fine, tapos white na white. Tapos tingnan nyo yung tubig. And then again, the view of the mountains. Ayan. Isang mahabang mahaba yan. Dapat daw dito kami mag-overnight kung di lang sumama yung panahon kahapon, sayang. Kung nga pala yung mga kasama ulit natin. Mag-overnight daw dapat tayo dito. Yun nga, dahil nga sa panahon. Ikaw talaga kakambal ha. Anyway, definitely babalikan natin to para mas ma-enjoy natin yung island hopping. Tapos marami pang beaches dito. Sabi ko nga, patikim lang muna to. So inom muna tayo ng buko juice and then mamaya gayahin na ulit tayo. Pero enjoy ko muna to. Pero kahit tumabay tayo dito ng ilang minuto. Huh? So Mang Sally again, Mang Sally Beach. Sa parang area. So grabe. Imagine mo kung magpupuntahan natin lahat ng beaches, no? Anyway, so ngayon, inom muna tayong buko juice. Let's go. Ayan, si Sir Murad may kinikwento. Ano yan? Merong? Meron silang villa dyan over water. Para sa group or family or mga organization na overnight dito. They can make use of that. Tapos dito, lahat dito available for overnight yan. They also rent out tents for good for 2-4. May idea ka sa presyo, sir? Kahit yung villa lang? Sa villa, kung overnight, about 7 to 8,000, ganun. Ah, 7 to 8,000. Na yun eh. Malaki na kasi, no? Good for group na kasi yun. For group lang. Ayan. You can rent out tents. Kanilang cottage is open lang. Pang-araw, it's only 500 pesos. 500 pesos daw yung isang cottage ganito. Itong ganitong cottage? Malaki ah. Ganito, malaki na. 500 lang, no? 500 lang. Kahit ilang kayo dito? 20? Kaya eh. Iba, nagdadala lang ng ano eh. Yung tawag lang. Hammock. Hammock. Ang entrance natin is only 10 pesos. 10 pesos lang? 10 pesos, motorista, sa ganito kaganda. Entrance. By the way, salamat pala. Okay. Okay, papalipad na sana ako ng drone kasi sabi ko, ang ganda dito. Sabi nila, doon tayo sa mas maganda. Sabi ko, ha? Di ba ito yung magandang maganda talaga? Hop, dandaan tayo dito. Mga matsambahan na naman tayo. Ganda dito, Mang Sally. Oh, beach na sila. Ah, doon pa. Iniwan lang. Ah, nainom ko, naubos ko. Ah, thank you. Ang laki pa pala nito. Ito na tayo. Dito ba? Ah, okay. Walang malilim. Yan lang, ang music. Okay na eh. Music lang eh. Wow! Ang lupit mo, ha? GoPro na yung gagamitin natin, motoristas. So, syempre, maraming tao. Ayun, oh. Hanggang doon yan. Oh, ang ganda. Iba na raw yung operator sa may bakod na yun, motoristas. Grabe, parang nasa swimming pool na talaga, oh. Ikot tayo, ah. GoPro na gamitin natin. Sobrang linaw ng tubig! For 10 pesos, motoristas. Grabe, no? Ayan, motoristas. Sige, dito tayo sa dulo. Ito, malalim na tong area na to. Ha, grabe, ang ganda. Enjoy the view. Because I ran away, because I ran away. Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go? I don't know. Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Alright, motoristas, tapos na tayo dito, finally. Woo, grabe, ang ganda. So we're done and we're heading back.
Goodbye, beautiful beach! To be honest, motoristas, ah, hindi na ako masyadong excited sa mga beaches kasi some of the most beautiful ones. Pero nung nakita ko to, natuwa ulit ako. Alright. So, salamat ulit sa tatlong to sa mga nag-guide sa atin. Hindi man natin naikot lahat, no? Lahat ng mga beaches, lahat ng bundok. Pero siguradong solve na solve ako ngayon dito sa Sulu. Sulu adventure natin, motoristas. And patikim pa lang yan, ha? Patikim pa lang yan. Kaya abangan nyo yung iba pa nating revisits dito. So, ngayon, bago tayo, ayun na yung kaambal natin, sasalubungin natin. So, coastal area daw tayo dadaan, going back. May dadaanan lang daw isang barangay sa kanila yata para photo ops, and then balik na tayo doon. Magpe-prepare na tayo. Kukunin na natin yung ticket. Nagpa-reserve na naman si Sir Jules. Sir Jules, shoutout sa Provincial Tourism. Siya yung officer doon. Salamat ulit sa pag-reserve. Pero syempre iba pa rin yung pag nakuha na natin at nabayaran na natin para panatag na tayo sa biyahe natin mamaya. Okay? Alright, let's go. Ayun, motorista, so yung sinasabi ko sa inyo, magpapantay na yung lupa tsaka yung itong nasa right side, ano, may tubig alat na yan. Hindi ako naalala, tubig alat nga. Kaya dahan-dahan tayo doon sa medyo bahang part eh. Ayan na, si Kakambal. Inabutan na tayo. Ayan na ang ulan. Kapote. Diretso lang daw. A few inches later. So, motoristas, nanghiram tayo ng plastic, no? Pang-ulam. Cellophane ang tawag nila. Para matakpan na ating GoPro, kaya ganyan po ang itsura. Anyway, wala muna tayong vlog. See you sa center. Let's go. So, motoristas, no? Pagkatapos naming sumugod sa ating Kakambal, ayan, medyo tumila na. Nandito sa left side kasi natin yung Sonogan Beach, no? I don't know kung Sonogan o Sonogan. Tinanong ko, white sand beach din ba? Sabi nila, puro white sand dito, walang black sand dito. Sorry naman po. Grabe, no? I mean, surrounding this island, you can just imagine kung ilang beaches yan. Okay, so dahil nga may nadaanan tayong salt water kanina, hahanap tayo, baka magpa-car wash na tayo para diretso na. Parang every 4 days, car wash ah. So kakapa-car wash lang natin ng isang araw. So ganun talaga, lagi nadudumihan eh. Unpredictable kasi yung panahon talaga. Okay, let's go! Dito tayo sa Pantalan. Dito daw lumaki si Boss Asti. Tapos meron daw ditong ihaw-ihaw. Dito nga sila nag-iihaw. Tambay lang sila dito. At motoristas, dito tayo. Dito tayo sa safe. Ano natin ng mga graba. Yan. So dito tayo tayo magla-lunch. Whew, grabe yung panahon. At motoristas, dito na tayo. May kaka-copyright lang tayo. So one touch na lang. Malaysian Indonesian cuisine. Yan. Woohoo. Thanks, thanks. Inasal tayo, motoristas. Alright, motoristas, secure na tayo muna ng tickets natin. Dito parang hindi sila masyadong ano, tumitingin-tingin sa paligid. Kaya kailangan na listo ka. Do not assume. So try natin makakuha ng ticket ngayon na dun sa at least aircon area para makapahinga tayo ng maayos. Pantalan. Ah, ito na yung mga Alison, Montenegro. Where is the Montenegro? Anyway, park na lang doon muna kami. No parking. At motoristas, umatin tayo ng party, by the way. Grabe yung mga party dito. Third birthday party yun, pero grande. Imagine mo, nasa 1,000 plus guests yun. Ang laki talaga ng party. Nakakatawa, na-meet natin yung mayor, vice mayor, yung mga former politicians doon, former na nasa pwesto. So marami tayong na-meet. And nakakatawa, ang dami nating nakakwentuhan. Siyempre, yung pinaka-host, yung tatay nung nano, kasama namin sa table. Anyway, ang sarap makipagkwentuhan sa mga locals. Ang dami mong nalalaman, lalong-lalo na na-feel mo yung hospitality nila.
So, ito na naman tayo. Papunta na naman tayong Roro. Paalis na naman tayo ng isang probinsya. And, merong lungkot. Siyempre, ganun lagi, no? Pero ito yung mafe-feel mo na naman yung lungkot. Siguro, partly dahil magiging mag-isa na naman tayo. Pero tingin ko majority dahil mabilis ako ma-attach sa mga ano eh. Sa mga nakikilala, no? Na natutuwa ako sa mga pag may mga na-meet tapos nakakwentuhan mo and all. Anyway, kahit sino naman siguro pag maganda yung experience, 'di ba? Mabibitin. Pero ganoon talaga. I mean, we're just grateful na na-experience natin 'yon eh, nakilala natin yung mga tao. Sabi ko nga sa kanila, don't worry, babalik kami. This is my first time here in Sulu, but it's definitely not gonna be the last. So, kita-kits ulit tayo. In the meantime, focus naman tayo sa susunod na target natin, which is Tawi-Tawi. So, nabanggit ko to sa previous vlogs. And ilang beses ko na rin sinabi, gumihirin ako ng mga advice sa mga tao dito. So, tama naman, no? Majority talaga, nagsabi sila na parang kung yun lang din ang pupuntahan ko and saglit lang din ako sa Tawi-Tawi, might as well, iwan ko na lang yung motor ko. Mag-airplane na lang ako. Yun yung mas practical. Unang-una sa funds, resources, no? Sa gastos. At the same time, sa time. Kasi nga, alam naman nila na banggit ko rin na yun nga, maikli na yung time natin. Tapos, ano na lang, revisit na lang tayo kapag mas matagal tayo doon. Doon tayo pwedeng magdala na ng motor, sariling motor. Mas sulit kung alam mo, magpa 5 days tayo doon, minimum, di ba? Ma-justify mo pa yung isang buong araw na ibabiyahe mo papunta doon. Well, halos buong araw, no? Kasi parang 19 hours yata. Ganun na rin, unusable. Hindi mo na rin magagamit ng majority ng the rest of the day. I'm excited to tour kasi may magpapahirma tayo doon, may contact sa tayo, may magpapahirma ng motor sa atin. Alright? Sige, antay na tayo sa Roro. 9 PM pa naman siya, pero 8 PM ang loading. Pero based on my experience, mga 7:30 dapat nandun na. So, at least meron tayong allowance. Okay, let's go! Daming tao, grabe. Kagulo na naman to. Ah, sir. Diretso na ako doon. Hanggang dito na lang ako. Sige, sir. Hindi ako pa sa hero. Yes, yes. Hanggang dito na lang ako. Kapitrit na lang. Ah, sir. Salamat na marami, sir, ha. Salamat na marami sa tulong. Yes, yes, yes. Update ako. Okay. Tawag lang tayo. Yes, yes. Thank you. Boss, pa Zamboanga, Montenegro. Ah, pipila na ako doon. Oh, may pipiling ka na. Yan na. Terminal fee, wala pa yata. Ah, okay. Pero. Okay. Oh, kuya. Center stand natin? Tatalian naman ito boss eh, no? Say thank you. Dito. Ay, sa wakas makaka-aircon tayo motoristas. Ano yung number natin? 31A. Sana 31A? Good morning motoristas! Ngayon sinakay natin. Exit na tayo. It's a Sunday morning. Bigay muna natin to sa terminal fee. Kailangan mo ng lading? Tapos. Okay, let's get out of here. Kakaiba talaga pag ano, pag paalis ka ng Zamboanga, unahin nila yung mga pasahero, pasakay. Huli kami, mga may sasakyan. Pero baligtad kapag ano. Tapos pagdating din doon sa... Naghahang na ako. Pagdating din dun sa, let's say, sa... Naghahang na ako. Wala pa halos tulog. Anyway, pagdating dun sa Sulu, ganun din. Hintayin mo yung mga pasahero munang matapos bago palabasin yung mga sasakyan. Medyo weird nga eh. Kasi unang-una, mas mabilis yung palabas na kami. Compared sa uubusin mo yung mga pasahero bago kami lumabas. Anyway, baligtad naman ngayon dito sa Zamboanga kasi mas mauna kami. Ay! Hanap na tayo ng tutulugan muna dahil napakahirap matulog doon motoris. Siyempre, yung mga katabi mo malalakas humilik, tapos nandiyan yung mga walang kamatayang kwentuhan, no? Among the passengers. So, wala din. Tapos may mga naglalaro ng game. So, sari-sari. Anyway, hanap muna tayo ng pagpapahingahan. Okay? Let's go!
Good morning again, motoristas. Dito tayo sa tabing kalsada. Wala pa tayong mapuntahan, no? Nagpatulong tayo kay CIC kagabi na magpa-book kung mayroong early check-in or kahit short time. Kaso punuan kasi mayroon daw civil service exam. Ngayon, today, no? So kagabi, kausap pa siya kinabukasan yon. Baka kumain muna tayo and then mag-chance na lang tayo or magpakasakali na lang tayo na makahanap tayo ng kahit short time na kahit full morning. Kasi bihira po nga payag ng early check-in. Okay? Ito yung pinakaayaw ko dito sa part na to kasi nga tulog, kulang sa tulog. Alam mo yung parang kang ano, tinotorture kasi antok na pero hindi ka makatulog kasi nga maingay sa paligid. Pero wala kang choice kundi wala kang magagawa, nandun ka lang. Okay, hanap na tayong kakainan. Baka fast food, 24 hours. Let's go.